ko lang itong tinatapik. So mga kabanat, no, ay talakayin ko lang itong tinatapik ni Miguel Mihorada. Ito yung vlogger na nakulong na, mga kabanat, no, nasampahan ng kasong libel. Napakaraming kaso niya, no, at matagal-tagal na rin na panahon. So ang tinatapik niya dito, mga kabanat, ay patungkol sa pag-re-remark ni President Duterte patungkol sa isang tumatakbong presidente na nagko-cocaine. So interesado lang ako, mga kabanat, sa kanyang tinatapik. Yun kasi yung analyze niya dito, mga kabanat, no, ang sinasabi niya, inyong mini-mention daw at pinapatungkulan ni President Duterte ay hindi daw si Bongbong Marcos kundi si Manny Pacquiao. Kasi inamin daw naman ni Senator Manny Pacquiao na siya ay nagtitake ng illegal drug. Kaya sabi niya dito, eh, hindi daw si Bongbong Marcos ang pinapatamaan kundi itong si Manny Pacquiao. So panoorin muna natin ito, mga kabanat, no, itong sinasabi niya. May video ito, mga tumatakbo ng 4 minutes siguro. So panoorin niyo mabuti. Ang totoo niyan, hindi po si BBM ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. Ito po, panoorin po natin ang maiksing video na ito na nahanap po natin sa ating pag-re-research, no, para makabigay po tayo ng ating sariling sagot sa naging pahayag ni Pangulong Duterte. I tried drugs before, and then when I realized that it's not good for the body, I accept that. I cannot deny it. That's before, and then that's how I strongly support the president, how he fight this illegal drugs. He's a very nice person. He's a nice guy. You know, it's contradict than what you thought or somebody thought about him. But he's a respectful person, a hospitable person, is a friendly person. So, yes, God put him there for a reason, for a purpose. Yan po, no? At least galing po mismo sa kay Senator Manny Pacquiao, 2016 po ito, 5 years ago na po ito, ang interview sa kanya ng Reuters, no? At siya mismo ang umamin na gumagamit siya noon. Nung pakinggan niyo mabuti yung analyze niya, ha? Pakinggan niyo mabuti. Tagal na. No? Gumagamit siya ng cocaine at shabu. Eh siyempre, kapag napapagod ka kuminsan, isang paraan po ito ang cocaine na parang mabalik po ang sigla ng katawan. Kasi hindi ka nakakatulog eh. Kapag nagko-cocaine ka eh. Ang tawag nito dyan ay yung nabibigyan ka ng energy, no? Parang energy booster siya itong cocaine. Kaya yan po ang itinutukoy ni President Duterte na isang presidential aspirant na nagco-cocaine, galing mismo kay Senator Pacquiao, isang pag-aamin, at hindi niya naisip-isip na baka balang araw babalik ito sa kanya, na parang ipinagyabang niya pa eh, dati akong nagko-cocaine, ha? Habang may mga away ako, habang pagod ako, kinakailangan ko ng pangpasigla, cocaine. So ito po ngayon, no? At sabi niyo ay bakit sikat ang tatay? Mm. Ay yun po yung mga anong tawag doon? Yung parang iniiba ni Pangulong Duterte ang clue. Sikat ang tatay, para medyo maligaw kayo doon kay BBM. Ha? Pero ang sabi niya, ano ba ang nagawa niya sa ating bansa? Mm. O, di ba? Ano ba ang nagawa ni Senator Manny Pacquiao bilang isang senador at bilang isang congressman? At ako po ay hindi maniniwala na merong natatanggap si Pangulong Duterte na mga intriga laban po dito kay BBM na may kaugnayan sa illegal drugs.
ay siguro naman na si Pangulo Duterte ay maingat din yan. At hindi po magbibitaw yan ng mga salita. Alam ko po, nakikita ko po, for the last 5.5 years, na kapag may panunsada si Pangulong Duterte, well-researched po yan. So yan ang pahayag, no? Ang naniwala dito si Mijurada, tama bang pagka-pronounce nito? Mijurada? Manuel Mijurada, na ang sabi niya, hindi daw si Bongbong Marcos ang pinapatamaan ni President Duterte, kundi si Senador Manny Pacquiao. Yan daw yung confirm niya. Yan yung mga sinabi nito. Pero babalikin natin yung ano, no, balikan. So ito pa muna, no. Yung sinabi niya daw na isang sikat na tatay, yun daw yun ay strategy ni President Duterte para iligaw. Iligaw. Iligaw daw yung tao, ang panini, ang kumbaga maligaw yung isip kay BBM. So balikan muna natin yung unang-unang pagsasalita ni President Duterte, tapos balikan natin yung last na ano niya, na pinakahuli na remark niya. Panoorin muna natin. Skip ko lang konti, no? So ito, panoorin muna natin, mga kabanat. Let mag-segue ako. Droga. Alam mo ang droga, gusto mong sirain ang buhay ng kalaban mo. Magbigay ka lang ng droga sa anak. Maghigop lang yun. At hindi ninyo magtaka, I will not make it clear now. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat ng banana, ang distribution, yun nagsuicide yung anak. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya paningin nyo, anak ng mga mayaman. So, doon pa lang, tandaan nyo yung mga sinasabi ni President Duterte. Nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made pala sa Pilipinas? Iyan lang, gusto ko lang tanongin ng ano. Hindi naman sabang ano, bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting. So, ito, nag-gets nyo ba yun, mga kabanat? Sinabi ni Presidente, anong nagawa ng tao na yan sa bansa? Bakit itong mga tao lukong-luko sa supporters? Ibig sabihin nyo, i-correct natin yung ibig sabihin ni President Duterte, sinabi niya, anong nagawa ng tao na ito? Bakit yung mga tao ay tila lukong-luko dito sa pagsusuporta sa tao na ito? Yun ang kung diretso natin yung grammar niya, no? So matandaan, medyo kukomment na ako. Yung matandaan, itong nagkumakalit din sa social media at kinu-question din nila kung anong daw nagawa ni Bongbong Marcos nung naging senador siya. Diba? Marami yan. Kaya nga nagkaroon ng fact-checker itong Rappler at in-explain ng Rappler na mayroon naman talagang ginawa kasi maraming kumakalat na anong nagawa ni Bongbong Marcos. Bago yan, tutuloy na natin muna ito. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito. Tama niya? Sa Manila, o din sa Davao. Isang grupo yan. Tirada niya ng cocaine. Hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out. Sino? Kayo magtanong kayo sa Davao. May kilala kayo. Ang mga taga-Maynila, yung mga mayaman talaga, ari ng biggest banana plantation,
nga ako Pilipino, bigla na lang. Hindi ako naiinggit. Dito pa lang ay medyo hindi ako naiinggit. So pagbigyan ko to mga kabanat ng konklusyon, ay ito itumutukoy sa, hindi ko magkakamali, medyo bigyan ko lang ng maling pakahulugan. Kumbaga bigyan ko ng kahulugan itong sinasabi ni Presidente Duterte o lagyan ko ng opinion. Sa paningin ko dito, parang gusto niyang sabihin na hindi siya naiinggit dahil sa rating, parang ganun. So, yun ang sa tingin ko dito, no? Kasi, bakit mo, sige, tutuloy natin muna ito mga kabanat. Politika naman, may manalo, may matalo. Ganun rin ako noon, kung walang swerte, di wala. Pero itong panorin, fascination no? Nila sa itong kandidato na to, baka hindi talaga nila alam. Pero alam ng yung Boracay na yan. You know, whenever... Sigwi mo na ako dito mga kabanat, medyo malayo na to eh. Medyo ibang... I have not been there. Hindi ko naman pera yan. Pera ng tao. That's one story. I-connect ko lang. Yan dyan silang yung mga mayaman. At hindi mahuli-huli. O minsan, kung gusto nila, magsakay sila sa aeroplano nila. Sino mahuli sa kanila? Sino bang tumatakbo ng presidente ng mga aeroplano? Siguro mga kaibigan, no? So tuloy ko ulit. But I am just... Tingnan nyo. Not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, and he is a very weak leader. Tandaan nyo ha, tandaan nyo, he is a very weak leader. Mamaya, may pakita pa ako sa video kung sino yung weak leader na binabanggit ni President Duterte. Sino yung weak leader? Mamaya, itatapusin ko lang ito kasi ito yung kinukonklusyon ni Mihurada na inibalan daw yung sinasabi ni President Duterte. Bagamat sinabi kasi ni President Duterte yung kasunod na yung diretso yung itong video na ito na kilala yung tao na ito. Parang nadala lang sa pangalan ng tatay itong tao na ito. Ito pa kung ipanggay mo natin, no? Ang karakter niya. Except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? Yan. Hanggang dyan na lang kabanat, no? Sinabi niya, these people, the very weak leader, except parang sinabi niya, bukod sa tatay. Di ba? Weak leader daw ang karakter ng tao na ito. At saka, except the name of father. So, sino ba yun? Di ba? Tapos yung papansin ko lang din yun sa inyo mga kabanat, ito yung didinan ko dito, no? Na sinasabi niya, he is a very weak leader. Sino ba itong weak leader na binabanggit ni President Duterte? Balikan natin yung last sa, parang talata, parang nagbabasa ako ng mga talata ito. So balikan niya natin yung last sa pangalawa. Ito kasing pahayag ni President Duterte mga kabanat. Ito ay parang bugtong-bugtong eh. Tama yung sinabi ni Mihurada. Kung didiretso natin yung unang sinabi niya kasi doon, kinat ko na, sinabi niya doon na ang ginawa ni President Duterte, parang pakot-pakot. Ibig sabihin ng pakot-pakot, bugtong-bugtong, hula-hulaan. So dito may binanggit si President Duterte, he is a very weak leader, ang karakter ng tao niya na yan, except the name of father. So gets niyo yan? Pero ang didiinan ko doon yung mga kabanat, yung sinabi niya, he is a very weak leader. Sino ba itong weak leader na binabanggit ni President Duterte? Si President Duterte mismong sasagot, no? Papanoorin natin itong last part na mga sinasabi niya sa tanong sa isang press briefing sa iyon ko anong lugar 'yon na kung saan na nagkaroon siya ng pagtatalumpati. So panoorin niyo nito. Skip ko na dito, balik ako dito sa ibang talata. Talata talaga. Sige. Panoorin niyo. PDP. Yeah, panoorin niyo mabuti. Coalition between PDDS or PDP with Lakas CMB? No.
No, I can't. Pakinggan nyo, pakinggan nyo. Nandyan si Marcos. Mm-hmm. Hindi ako believe siya na. Narinig nyo? He's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Pakinggan nyo? Talagang ulit. Weak. Oh, weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aaral kasi kung saan-saan sa labas. Pero sabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. So, yan mga kabanat, napakinggan nyo. So, balikan natin ulit para malinaw, no? Saan na ba yun? Naligaw nata ako doon. Balikan natin ulit. Except for the name. Adjust ko lang konti. Medyo na lang. Tingnan natin. Ito yung unang pahayag ni President Duterte. Nagkakaroon ng, kumbaga, bugtong-bugtong. Ito yung unang labas niya eh. Tapos sinundan nyo na lang doon last na yung siningit ko. Pero ano bang una yung pahayag niya? Ang akin lang, pagdating ng panahon, and he is a very weak leader, ang karakter niya. So, itong pahayag ni President Duterte na ito, ito yung sinasabi niya isang taong nagkukukain, isang tumatakbo ng pagka-presidente. So ngayon, isiningit ko yung last part, di ba? Ito yung sinasabi niya, very weak leader ang karakter ng taong na ito. So, tapos nung tinanong sa ng mainstream media kung patungkol kay Bongbong Marcos sa CMD, kasi hindi, ito na yung sagot niya. Panoorin yung sagot niya ulit, oh. No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya na. Mm-hmm. He's really a weak leader. Boom. Wala na tayong pag-usapan yan, mga banat, no? Ako, naniwala ako na hindi si Pacquiao yung pinapatamaan ni President Duterte. Bakit di ako naninira, no? Yan ay aking, kumbaga, hindi naman ko sinasabi ako'y matalino o hindi naman ako magaling, pero nakukuha ko yung sinasabi ni President Duterte. Nasusubaybayan ko kasi yung mga sinasabi niya. Una, dito sa last, unang pahayag niya, sinabi niya, ang karakter ng tao na ito ay very weak leader. Di ba? Sinabi niya. Except of the name of father. So kahit hindi na natin gamitin yung salitang yung tatay ng tao na yon na medyo sikat yung tatay na yon. Dito na lang tayo sa sinabi yung karakter ng tao ito is very weak leader. Tapos sinundan niya dito sa last part, sa last na interview niya, na siya din mismo nagsalita kung sino itong taong weak leader. So kayo nang humusga dyan, mga kabanat. Pero sa akin, nanindigan ako na hindi si Pacquiao yung pinaparinggan dito ni President Duterte. Di ba? Yung sinerts ni Mijorada, ito yung vlogger na nanakulong dahil sinampahan ng kaso nga patong-patong ni Drilon, at ngayon nga sintansyahan to 4 years dahil sa cyber libel. Kumbaga paninirang pore, parang ganun yung dating dito. So nag-search din kasi ako dito, mga kabanat, dagdagan ko lang, nag-search din kasi ako dito patungkol dito sa kung sino itong kandidato. Ngayon nag-search ako, nakita ko itong kay Bongbong Marcos kasi, no? Mayroon din siyang issue noong 2016 eh. Patungkol din yan, same issue. Pero hindi kagaya kay Senador Manny Pacquiao na kung babasihan mong sinabi, balikan natin sinabi ni, yung ginamit na, na inamin mismo ni Senador Pacquiao, boxing Manny Pacquiao, admit he fast met cocaine, using drug crackdown. Pag crackdown kasi, parang itong shabu. Drug crack, kasing tawag na yan pag sa English ata eh, crack. Pag sa Amerikano, hindi tinatawag shabu, yung crack. Parang ganun. So, yan. Ginamit din ito ni Mejorada. 2016 din ito. Nangyari. Oh, 2016. Tapos mayroon din kasing issue pang kay Marcos na 2016 din. At saka ako, medyo masalimot ang pag-usapan. Pero although na medyo na nagkakaroon na ng highlight. Pero nakikita ko dito kasi binabasihan ko rin sa mga speech ni President Duterte. Kaya nga sinusubaybayan ko bawat salita niya. Yung una kasing sabi niya dito, ulitin ko lang. Ito yung sabi niya kasing una, ito yung pinapasaringan niyang tao na nagkaroon ng ano bang karakter ng tao na ito na nagkukukin. Yan lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, and he is a very weak
leader ang character niya. So, ito naman ang last part bago ko end ang video nito. Ito yung kung sino ba itong weak leader na tinutukoy niya. I cannot because nandyan si Marco. Hindi ako believe siya na he's really a weak leader. Maraming salamat mga kabanat no, sa ano. So huwag niyong kalimutan i-follow, i-subscribe itong channel para palagi tayong makakapag-usap tuwing may update tayong video. So comment kayo din kayo kung anong reaction niyo dito, kung saan ayon ba kayo dito sa aking pag-analyze na tila kanya-kanyang ano eh, kanya-kanyang kay si Mejorada, iba yung kanyang analyze ang tinitingnan niya, si Pacquiao daw. Ako hindi ako naniwala si Pacquiao ang pinapatunguhan ni Presidente Duterte dito. Mayroong isang tao talagang pinupunto dito si Presidente Duterte. Una, klarong-klaro, sinabi ni Presidente Duterte, hindi ako naiinggit sa taong ito. So ibig sabihin, mayroon may halong inggit doon, magamat siguro sa rating. Alam natin si Bongbong Marcos yung pinakamataas na rating. So yun ang pinupunto ko doon. At hindi ko naman sinasabi na tama yung pananaw ko, maaaring mali din ako. Pero pag binabasihan mo kasi sa sinasabi ni Presidente Duterte, nandun eh, nandun yung lundo eh. Hindi mo may pagkaila na konektado eh. Una, sinabi, ang karakter na ito, yung nagkukukin na tao na ito, ang karakter niya, he is a very weak leader. Tapos nung tinanong siya ng isang media, eh, patungkol sa CMD, lakas CMD, eh, sabi niya, eh, hindi, no, sabi niya, dahil nandyan si Marcos. Hindi ako sang-ayon sa kanya. Hindi ako believe kay Marcos. He is a weak leader. Doon pa lang, boom na eh. Alam mo na yung lundo, kung sino pinapatamaan niya. Bagamat hindi. Yan ay hindi pa 100%. Pero sa akin tingin, medyo, yan ang analyze ko kung sino talagang pinapatamaan ni Presidente Duterte. So yan mga kabanat, no? Binigyan kong buhay dito kasi nagsisearch din ako, no? Patungkol sa sinabi kasi nililiya ka po, di ba? Nagtanda niyo, nag-live ako. Gusto niya makuha kung ano ba talaga nangyari, itatapik ko daw itong si Mejorada. Ngayon, sinurge ko si Mejorada, pinuntahan ko sa kanyang Facebook page at saka nakita ko doon, no, na itong mga topic niya, although maganda rin naman yung topic niya, nga lang itong analyze niya, medyo hindi ko lang alam kung tama yung analyze niya o maaring mali din ako o tama siya, na si Pacquiao nga talaga. Pinindiinan niya kasi si Pacquiao doon tinatamaan dahil si Pacquiao, inamin, oh, 'di ba? Kung patiningnan mo kasi post ito ng Global News eh. Sabi. Saka mayroon pa siyang interview dito pag tiningnan mo. Yan, may interview ng Reuters. Pero sinabi ni Mejorada na si ano talaga daw si Pacquiao yung pinapatungan ni Presidente Duterte. Pero hindi ko lang alam pa sa akin, mali ako. Pero sa tingin niyo, si Pacquiao ba talaga ang pinapatamaan ni Presidente Duterte doon? Una, binanggit ni Presidente Duterte, very weak leader ang karakter niya. So, yan. Tapos, nandyan si Marcos. Hindi ako believe. He's really a weak leader. So, yan. So, dyan, hanggang dyan na lang mga kabanat. Maraming salamat and good afternoon at ingat kayo palagi.